araw mga kasama. Ito po ang update video ng ating mga katanungan tungkol sa issue na magkakaroon ba ng refund ang mga guro at mga kawani ng DepEd ngayong buwan ng September. E atin po panoorin ang video base sa Bayanihan Act 2 at ang RA 1149 kasama na rin ang IRR or Implementing Rules and Regulation. Ayon po sa update, Bangko Sentral ng Pilipinas are immediately request comply with the 60 days grace period on loans under the Bayanihan 2 law which took effect on September 15 as Governor of Central Bank Benjamin Diokno said last Friday. The BSP said it has drafted the implementing rules of the 60 days moratorium on loans as President Rodrigo Duterte has signed the Bayanihan to Recover as One Act on September 11, 2020. Among the institutions covered are GSIS, SSS, Pag-ibig, Wasi Banks, Loan Associations, Pawn Shops, Cooperative, Financing Companies, Lending Companies, Real Estate Developers, Insurance Companies, Providing Life Insurance Policies, Pre-need Companies, Entities, Providing In-house Financing for Goods and Properties Purchases, Assets and Liabilities Management Companies. The 60 days reprieve on loans is expected to take effect 15 days after the publication of the law, sometimes next month, the central bank said. Mga kasama, nagpalabas din po ng pahayag ang DepEd Secretary of Finance, Annalyn Sevilla, ng tungkol sa Bayanihan Act 2. Sinabi niya na pinirmahan na niya ang memo na kung saan ay ipinag-uutos niya sa mga division officers at sa mga implementing schools na i-remit na ang mga deductions mula sa mga sahod ng DepEd employees para sa buwan ng September. Kaya ang perang inaasahan nating refund ngayong buwan ng September ay i-remit na o i-remit na sa mga lending investors at mga bangko na ating pinagkakautangan. Kaya lumalabas na malabo na para sa atin na makatanggap pa ng refund sa buwang ito. At sa halip, ito ay maaaring magsimula na lamang at magkaroon ng full implementation sa susunod na buwan ng Oktobre at Nobyembre. At posible pa ding umabot kung sakali hanggang Disyembre. Sa palagay ng marami, ginawa ito ng Undersecretary dahil ang buwan ng September ay ang huling buwan ng third quarter ng taong ito. Sapagkat dito nagtatapos ang quarter, ay kailangan maubos ng mga division offices at ng mga implementing schools ang budget na nakalaan sa third quarter. Sapagkat kung hindi nila ito maubos pagdating ng unang araw ng fourth quarter, ang natitirang budget o allocation ay ibabalik na sa Bureau of Treasury. Kung kaya, sayang ang perang matitira. Kaya kailangan mabayaran nila ang mga obligations at ma-remit nila ang mga ito nang sa gayon ay magamit ang budget na nakalaan para dito. Sinabi din ng Undersecretary na sa susunod ay maghintay lang tayo ng mga updates sa mga bagong impormasyon mula sa kanyang tanggapan. May nakalaan din mga hotlines at mga emails para magsumbong o isumbong ang mga private lending investors na hindi sumusunod o tumutupad sa nilalaman ng provision na banggit sa IRR. So mga kasama, malinaw na magkakaroon pa din tayo ng payments sa ating mga loans obligation para sa buwan ng September. At dahil dito, malinaw din na makakatanggap tayo ng refund ay sa buwan na ng Oktobre at Nobyembre. Kaya umaasa po ako na sa pamamagitan nito ay nagkaroon ng linaw ang ating mga katanungan tungkol sa usapin ito. So maraming po salamat at huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-react, subscribe, and press the notification bell.